What up, mga Masal subscribers? So ngayon guys, manonood po tayo ng updates po kay Miss Ono. Very big shoutout po kay Miss Ono. Guys, ang papanoorin po natin ay itong latest update po sa SB19 on Billboard Fan Face, Fan Army Face of 2024. No? So ayun guys, so tingin tayo kung anong updates niya ito, no? Kung ano po ang lagay na po natin. No? And sa mga sobrang sumusuporta dyan. Okay, tingnan natin. Let's go! Latest update of SB19 on Billboard Fan Army Face of 2024. Let's go! As of July 22, 2 PM, a day before the round 1 of Billboard Fan Army Face Off 2024 ends, SB19 is still falling behind SZA with 47.8% and SZA with 52.2%. Even guys, onti pa yan, onting, and actually hindi siya ganun kadali ah. Ano pa, onting push pa tayo guys kasi napakahirap niyan maabot, no? Napakahirap niya maabot yung lalo na the more na nag-vote tayo is nag-vote din po yung kabilang side, no. Mahirap siya pero kung magtutulungan tayo, kayang-kaya po natin 'yan, no. And let's go. Tingnan pa natin 'to. And with our best, nahihirapan pa din tayong lamangan ng kalaban because we are not up against one fandom here, kundi ay pinagtutulungan tayo lalo na ng mga K-pop fandoms. Ooh, 'yan ang mahirap, no. Kasi di ba naalala nyo sa isang video ko kahapon, no? Yun nga, naging threat na po talaga ang SB19 sa napakaraming fandoms, no? As in, actually, to be specific, yung 18 po talaga, no? Sobrang naging threat na rin po talaga ang 18, no? Kasi alam nilang kakayahan ng 18, alam nilang kakayahan ng fans ng SB19, no? Kung paano ba trumabaho talaga, no? And talaga naging threat sa kanila, no? Kasi hindi basta-basta po talaga eh. Kasi alam nyo naman yung nangyari, diba? Yung fame ng SB19, kung paano sila umangat, kung paano nila inangat yung sarili nila, no? Hindi po talaga basta-basta, no? Kaya parang naiintindihan ko kung bakit sila natakot sa kung anong pwede mangyari, no? Kaya ayun, let's vote pa guys, no? Takutin pa naman sila. When we won Billboard Fan Army 2023 and now Nickelodeon's Kids' Choice Awards Favorite Asian Act. Ayan, diba? Nakita nyo naman guys, napakarami nilang, ayan yan. Billboard Fan Army 2023 and... Ayan, Billboard Fan Army guys, no? Fan Army. Kita nyo na, 18 represent. 2023 and now Nickelodeon's Kids' Choice Awards Favorite Asian Ay. Act. We have put... Ano ba yan? Na ano? Bad trip yan. Napunta kay, ano? Kay Lumpia Queen. Tama ba? Lumpia Queen ang pangalan niya? Ano ba yan? Bad trip. Naklik ko eh. Latest update. Okay, balik tayo. Bad trip yan. Naklik ko. Saan hindi tayo ma-ano? Ma-copyright or ma-block, no? Kasi naklik natin ibang video. When we won Billboard Fan Army 2023 and now Nickelodeon's Kids' Choice Awards. Ba't ko naklik bigla yun? Ano ba napindot ko? Favorite Asian Act. Okay, have... balik tayo guys, no? Yung dalawang awards na yan guys, no? Bigatin yan guys, no? Considering po yung Billboard, ano to? Isa, Billboard, yan, Billboard guys, no? International po yan guys. As in, kilala po yan mga platforms po or mga awards talaga, awards night, yung mga ano na, lalo po itong Nickelodeon guys, no? Sobrang sikat po na network po talaga nito, no? And considering guys na SB19 is napunta sa radar po ng Nickelodeon, no? Is napaka-solid po nun guys, no? And ayun, tandaan nyo ang Nickelodeon, hindi yan basta-basta na network, no? Talagang isa yan sa mga network po talaga na talagang way way back before, sobrang kilala na po talaga ako. Kahit ako, sobrang fan ako ng Nickelodeon guys. Ano no, SpongeBob, yung meron pang Ed, Eddie. Ed, Eddie tuloy. Yung ano, yung Kenan and Kel ba? Nalimutan ko yung title nun. Basta yung dalawa silang magkapatid tapos nagbabardagulan sila ng babalo sila. No? Tapos, hindi ko lang ako Kenan and Kel pa nga title nun. Basta napakarami ko napanood sa ano, Nickelodeon talaga. Hindi ko na maalala talaga. No? And syempre yun, yan, sinasabi ko nga Nickelodeon is a very big network or company, no? Kaya talaga naging threat po talaga sa kanila, no? Kinain ng SB19 yun na ganun makapasok sa ganyan, no? Kaya natakot na sila. Naku po, kung kinain nila manalo dyan, baka kaya rin nila manalo dito. Kaya let's vote, no? The world's favorite Asian act, we have put SB19 on the map. So ngayon, kilala na nila ang SB19 at mas lalong alam na nila kung gaano ka-dedicated ang 18. They have even called us Monster Voters and Man Machine dahil sa pag-aakalang nandadaya tayo dahil sa lakas na pinapakita natin. Damn guys! Monster Voters Man Machine.
Actually, compliment yan, no? Compliment yan, no? Kung akala nilang gumagamit tayo ng ganyan, yung mga man machine, yung mga, ano, yung mga, alam mo na, yung mga program na pwede mong dayain yung votes or parang automatic votes, no? Okay, sige, isipin nyo na isipin, pero hindi naman nahayaan po yan ng, ano, ng mga ganyang klaseng platforms. Kasi hindi nahayaan, lalo na't kung sobrang kela po talaga, no? Hindi po hayaan yung mga ganyan, no? And, compliment yun to the point, guys, na yung effort natin na nagpag-vote, yung effort po natin na talagang sinusuporta ng SB19, yung unending support talaga, no? Nalaman na, na parang napagtanto na lang, siguro mga ano to, mga bot. Alam niyo yung bot? Kasi yung bot, ano yan eh, kunyari alam niyo yung, kung sino mga nag-online games yan, no? Yung mga bot, yung pag in-automatic mo yung character no muna magpa-level up, no? Kahit hindi ka naglalaro, no? Bot yung tawag nun, guys, no? B-O-T, bot, no? Ayan. And parang ganun, no? Kahit hayaan lang natin mag-voto po sa SB19, akala nila ganun, no? So, compliment yon kasi akala talaga nila is ganun yung nangyayari, no? Di ba? Isipin nyo naman, di ba? Eh, syempre, nakakaasar din siya at the same time, no? Pero, wala, eh, ganun talaga siya. Nakakaasar sila kasi, ba't nyo kami ginaganyan-ganyan, no? Para sinisiraan nyo kami, no? Di ba? Kasi makakaano rin ito, eh, para magkakaroon din ng dungis po yung ating pangalan kung talaga hindi siya tumigil na. Pero at the same time, parang compliment siya, no? Atin, we are a small fandom compared to them and yet they see us as a big threat. Tama. Actually, hindi naman maliit ang 18, ha? Sobrang laki na nga ng 18 talaga, ng 18 community talaga, no? Pero, yun, no? Siguro, kung i-compare mo talaga sa ibang fandom talaga, no? I think siguro malaki, pero ang 18, guys, hindi rin talaga basta-basta. Malaki na rin po talaga ang yung 18 talaga, guys. Kaya kahit na pinagtutulungan tayo ng mga K-pop fandoms to kick us out early in the game, still, we should be flattered dahil imagine nyo na lang isang P-pop fandom versus two or more K-pop fandoms. Yes, tama, no? So, dalawang fandom, pinagtutulungan po ang 18, no? Doon ang makikita, guys, na hindi nila tayo kaya, no? Hindi nila tayo kaya, no? Eh ayun. Eh alam mo yung feeling na pag natalo pa natin sila, no, parang supalpal sa mukha nila yun. Kayang-kayan. Kaya for me, kung hindi man tayo manalo ngayon sa Billboard Fan Army 2024, hindi dapat tayo malungkot dahil tandaan na kapapanalo lang natin sa Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Asian Act. And tama. Okay, yan. Pero syempre, mas solid na manalo tayo. No? For me, the Nickelodeon Award is much, much bigger than the Billboard Fan Army dahil kita nyo naman kung gaano nag-promote ang SB19 para sa Favorite Asian Act. Sa dami ng voting competitions na sinalihan natin for SB19, dito sa Nickelodeon lang talaga sila nagre-remind palagi sa atin to vote for them. And also, kung maligwak man tayo sa round 1, we can still vote for round 2. And well, alam nyo na kung ano ang dapat na gagawin. Yes, solid na. So, basta yung mga ganyan, guys, yung mga ganyan na mga voting, guys, no, talagang i-take natin siya as opportunity, no, pakita natin kung ano ba ang meron ng 18, no, mapakita natin kung ano bang capacity natin, kung ano ba hanggang saan ba, no, kung kakayanin ba natin makipagsabayan, no. I think kaya naman, guys, no. Mas lalo pa nga may kilala po ang 18, no, pag halimbawa ang ganyan, no? Mas syempre ang SB19, no, pag ganyan, no, sabihin nila grabe yung followers ng SB19, yung 18, no, talagang iba yung dating nila, iba po yung approach nila, yung atake nila, which is sobrang solid nun. No? Isipin nyo naman, guys, isipin nyo naman, no, na ang SB19, no, talagang nagsimula sila from the scratch. Actually, lahat naman, no, pero ang SB19, iba po ang pinagdaanan. Mas grabe talaga yung pinagdaanan nila, no, from zero. Actually, parang dumating pa nga to the point na negative, eh. Masabi ko negative, guys, kasi dumating nga sa point na, diba, they almost quit na po talaga, guys, no. Yun po yung pinakamalungkot sa lahat na nag-quit na po talaga sila. Nardaman na lang gusto nila mag-quit pero hindi sila napanghinaan ng loob, no. Ayun nga, si Stel yung nag-initiate na wag nag-quit, ganun, no. And ayun, and the story goes on, alam niyo na yun. I think alam na alam niyo na yung story na yan, no. So ayun lang, guys, i-prove na sa kanila yung mga dapat natin gawin or mga kaya natin gawin, no. So ayun lang, keep voting, no. So this is Point of Ed signing out. Peace. Last year.